pag-usapan muna natin, ano ba yung stem cells? Kanina pa po ako sa stem cell therapy eh. Balikan natin ang stem cells. Ano ba ang stem cells? Naalala po natin yung cells, di ba? Na nagaling po sa ating proteins. Tapos ang proteins na galing sa ating amino acids. Ang proteins na produce din po ng ating RNA na nagaling sa DNA. Okay? So, balik-balikan po natin yan, no? Para hindi po tayo malito. So, malolos po tayo kasi kapag nakalimutan po natin yan. Okay? So, ano ba nangyari kapag ang amino acids nag-produce ng proteins tapos nag-produce ng cells? Oh, okay, tapos na ba yun? Hindi po. Kasi yung cells po, after po magbigay ng amino acids at ng proteins ng cells, ang cells magkakanya na yan. Meron na siyang sarili niyang purpose sa buhay. Ang gagawin niya ay, it's either to self-replicate or to differentiate. Sometimes both. Actually, more on both siya. Mag-self-replicate at mag-differentiate. When we say self-replicate, ito po yung tinatawag natin na mother cell. Tapos yung mother cell, manganganak yan ng dalawang daughter cells. Diba? Remember? Manganganak po yan ng dalawang daughter cells. So, itong daughter cells, maghihiwalay yan. Maghihiwalay yan. Tapos itong dalawang daughter cells, sila na ngayon yung bagong generation ng mother cells. So, ito si mother cell number 1, ito si mother cell number 2. Again, mother cell number 1, mother cell number 2. Tapos kapag mother cells na sila, maggagawa siya ng sarili niyang process. So, ito na ngayon, pwede na siya mag-self-replicate. Tapos magpaproduce na siya ng sarili niyang daughter cells. So, based from that, dadami po sila ng dadami. Yung mother, nagkakaroon ng dalawang daughters, at yung dalawang daughters, magiging mother, gagawa sila ng tigdalawang daughter cells. So, apat na sila sa dadami na dadami. So, exponential growth po yan. Exponential growth. And then, yung isa pong destination, yung future ng ating mother cell is to differentiate. When we say differentiate, magpo-form po siya ng iba't ibang klase ng cells. Diba? Kung tayo, nung bata tayo, tatanungin tayo, anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko po maging doktor, gusto ko po maging engineer, lawyer, and as such. Sila po, sa cells, tatanungin siya, anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko po maging dendritic cells, gusto ko po maging white blood cells, maging red blood cells, o kaya naman yung iba, gusto ko po maging mother cells. Diba? Kumbaga sa bata, gusto ko po maging housewife. Ang mother cells po natin, pag nag-differentiate siya, minsan gusto niya maging mother cell pa din. So, mas may maliit na case po, nagiging mother cell pa rin siya. So, alam na po natin ang mangyayari kung siya ay naging daughter cells, diba? Manganganak at manganganak siya ulit. Ngayon, sa differentiation, ito po yung ating dendritic cells, meron tayo white blood cells, red blood cells, and I'm sure alam nyo naman na po yung ating white blood cells, red blood cells, and the such. So, ang balikan na lang po natin ay itong, ito pong dendritic cells. Ang dendritic cells po, ito po yung parang, para po siyang tray na kapag meron tayong foreign bodies na pumasok sa katawan natin, tapos hindi po kaya ng normal immune response natin, kumbaga gagawin niya, haliga dito. Tapos iaalay po niya sa ating kumbaga advanced na immune system, nasasabi po niya, eto o, oh, nagugulo to eh, anuhin nyo nga to, anuhin nyo nga to. Yun po yung purpose ng ating dendritic cells. Kumbaga pinapresent po niya yung foreign bodies na maaaring mag-cause ng diseases at binibigay po niya sa ating advanced na immune system para sila nang bahala dyan. Sila nang bahalang pumatay niyan. Sila nang bahalang mag-inactivate niyan. So, yung pong purpose na ating dendritic cells. Para siyang guard, no? Ano ginagawa niyo dito? Punta kayo doon. So, yun po yung purpose na ating dendritic cells. Okay. So, red blood cells. Bakit ba ito napaka-importante? This, because this is basically our blood. Literal na dugo po natin ito. Ngayon, bakit ba mahalaga ang ating red blood cells? Kasi nandito po yung sustansya, nandito po napakahalaga ang oxygen. Ang oxygen po, bakit natin kailangan ng oxygen? Para mabuhay, yes. At para gumana po yung organs natin. At yung red blood cells po natin, yung nagdadala ng oxygen sa iba't ibang organs natin. Okay? So, yun pang purpose. So, wag din pong kakalimutan kasi later on, magagamit po natin itong basic knowledge na ito. Para lang po ako nagle-lecture, no? Pero maggamit po kasi natin yan. Kasi kapag di ko po sinabi yan, malilito po tayo mamaya. So, ano naman ang purpose ng ating stem cell therapy? Saan natin magagamit yan? Again, from magagamit po natin yan to treat different kinds of diseases. So, sometimes hindi na talaga treat kasi ang cancer po, until now, wala pa po tayong treatment dyan. But meron po tayong care to improve po yung symptoms like stem cell therapy.
Ayan. Para hindi po mas mag-progress into a more depressive stage, di ba? Sa cancer, may mga stages po yan. To prevent po yung pag-progress niya. So, sa stem cell therapy, malalabanan po itong mga different kinds of diseases na to. Baka po magtaka kayo, bakit may autism dito? E di ba ang autism is a genetic disorder? Ano po ba yung stem cell? Saan siya galing? Di ba po sa DNA din? Ano po yung DNA? Di ba it's a genetic material? So, kung ang stem cell therapy po natin, ang tinatarget po natin is yung cells na nagaling sa RNA, na nagaling sa DNA, kung sabihin yung damaged cells na na-produce, mapapalitan natin ng healthy cells. Plus, yung product po natin, later on, mas ma-explain ko po talagang ngayon po medyo nakakalito. Pero pag tuloy-tuloy po natin, maintindihan po din yun. Pero pag autism po kasi genetic material yan, di ba? So, kapag ang DNA po natin, mas ma-enhance po natin yung protection dyan to prevent po yung damage kasi di ba yung telomere po natin, nag-shorten, yung telomere natin, nawawala din yan, di ba? Kumbaga, lumilipas din. So, mapaprevent po natin yung pag-further ng paglala ng sintomas ng autism. At meron din po tayo dyan, mga regeneration ng bones, ng tracheal, kasi di ba po, sa ang cells makita po natin sa iba't ibang parte ng katawan natin, kahit po sa buto natin, of course, may cells po dyan. So kapag meron po tayong halimbawa injury, tas yung cells po natin is pagod na, di ba, as we age, napapagod sila. Kumbaga ang pag-repair na yan, ganito na lang. Bagal. Bagal, di ba? Kumbaga parang sa carpentero, mabagal. Pero kapag nag-stem cell therapy tayo, kumbaga sasabihin niya, itabi mo ako na. So siya na yung gagawa niyan. Kasi dahil siya ay healthy, dahil siya ay bago, dahil siya ay bata pa, active siya, mabilis siyang mag-renew, mabilis siyang mag-heal ng bones. So yun po yung purpose ng ating stem cell therapy. I hope nag-gets po ninyo yung basic purpose na ating... yung basic purpose po ng ating stem cell therapy. Okay?